Hello, magandang araw mga bro. Ito, meron tayong ngayong ano dito. Gagawin na CRT TV. Sharp na ano, blue diamond, slim. Ito yung slim type na blue diamond. Bali, nabili lang to, natin to mga bro sa ano, magbobote. Tatlo ito. Meron pa yung dalawa doon sa baba. Blue diamond din pero hindi siya slim. Dalawang klase kasi itong blue diamond eh. Slim at saka hindi. Pero flat din yun ang screen. At saka yung isa, LG. Nabili lang natin sa magbubuti kanina lang. Ito bali, plinag-in ko na to kanina. May power naman to. Nakailaw yung indicator light. Yan, plug in natin. Switch on. Yan mga bro, naka blue lang siya. Meron siyang standby. Pindot tayo ng channel. Yan, bali hindi siya nag-oscillate. Okay mga bro, bubuksan natin. Ay, maraming mga agiw at saka likabok. Siguro matagal to na ano. Matagal din to na hindi na paggawa. Matibay-tibay din kasi itong mga ganitong klase. Branded. Ayun mga bro. Malinis pa yung board nya. Ayan, wala pang bakas ng ano. Pag-resolder dito. Ilapit natin, i-close up natin para makita nyo. Ayan o. Malinis na malinis, walang bakas ng pagka-resolder. Ito mga bro, magbo-voltage checking tayo. Okay, plug in natin. Yan, naka-plug in na yan. Switch on natin. Dito tayo sa may B+. Yan. Ilapit natin. Yan tayo magsusukat ng B+ sa may FBT natin. Okay, naka 250 volts tayo. Switch on natin. Masusukat natin dito ay nasa 125 to 130. Yan, 130 siya. Pindot tayo ngayon ng channel. Magiging 125 yan. Bumabagsak ng konti, nagiging 125 pero siya shut off din. Mukhang ano to. Okay, check natin yung voltage dito sa may horizontal drive transformer natin. Yan, meron tayong nasusukat na 15 volts. Power on natin. Ayan, ayan. Bali, nag-oscillate siya kaya lang. Namamatay din. Ito mga bro, dami pala niyang ano, dami niyang cold solder. Itong model na to ng blue diamond, sa bagay maski hindi to hindi blue diamond, yung mga primo, mga value,
pag may mga cold shutter, talagang ano, nag-shut off siya, nag-hold down. Ito, kung focus natin, ano natin. Sa vertical, ang dami ng cold shutter doon sa mga paa niya. Yan o. At saka, dito din sa may regulator niya. Ito mga bro, bali natapos ko ng i-resolder lahat. Ito, subukan natin siyang i-power on. Okay, plug in natin. Yan, switch on natin. Yan, nag-oscillate. Nako, ganun pa rin. So may ano, may problema talaga to. Hindi to cold shutter lang. I-trace natin ngayon mga bro kung ano yung problema nito. Pag ganito, itong mga nag-hold down, ano na lang, yung palagi kang tinuturo mga bro, abang na lang kayo sa voltage, abang nyo na yung tester para kahit na hindi nyo alam yung protect, kahit anong brand ng TV, kahit na hindi nyo alam yung protect, matutumbok nyo din kung ano yung problema, basta abang na lang kayo sa ano, sa voltage. Okay, halimbawa kalimitan pag ganito sa ano, sa vertical section. Check natin kung yun ang may problema. Sukatin natin yung supply ng vertical. Nasa 50 volts tayo. Okay, dito na tayo sa may mismong rectifier diode ng 24 volts natin. Okay, dito. I-power on natin. Pindot tayo ng channel. Pansinin nyo yung tester natin. Dapat papalo yan ng 24 volts. Ayun, nag-oscillate siya. Tapos bumagsak. Ibig sabihin, meron siyang supply. Pumalo siya ng 27 pa nga. Check naman natin yung output ng vertical IC natin kung gumagana. Ito yung palagi kong tinuturo sa inyo para malaman natin kung gumagana yung IC natin, vertical IC. Nasa 10 volt AC tayo. Ang test point natin ay dito sa may yoke. Dapat papalo yan dyan sa 5 to 6 volt AC. Okay, power on natin. Yan, tapos pindot tayong channel. Ayun, pumalo siya. Ibig sabihin, buo din yung vertical IC natin. Abang tayo ng supply doon sa FBT niya. Range na, lagay natin sa 250 volt DC. Ang susunod natin susukatin dito ay yung 180 volts. Dito na tayo sa ano, sa may filter capacitor na 10 by 250. Yan. Impapunta na yan dito sa may ano natin, CRT board natin. Okay, nasa 250 volts DC tayo. Dito tayo sa may filter ng 250 volts na 10 by 250 volts. Okay, switch on natin. Pindot tayo ngayon ng channel. Ayun mga bro. Wala tayong masukat na 180 volts. Check natin yung heater. Range natin sa 10 volt AC. Ayan. Para malaman natin na nag-oscillate nga. Dito na tayo sa may ano. Ang heater nito ay dito sa may ito. Sa may FBT natin.
Diyan yung heater. Okay, nasa 10 volt AC tayo. Dapat may masukat tayo dito na mga 4 to 5 volt AC. Okay, power on natin. Pindot tayo ng channel. Ayun, meron 5 volt AC yung heater natin. Pero nagsha-shut off. Ang wala lang yung 180 volts. Balik natin sa to 50 volts yung tester natin. Okay. Balik tayo sa ano sa filter capacitor ng supply ng 180. Switch on, tapos pindot tayo ng channel. Wala talaga mga bro. Pag ganyan, check natin yung check natin yung resistor doon sa supply ng 180. Okay, times 1 tayo sa resistance. Check natin yung resistor dito. Ang value nito ay nasa kalimitan na sa 4.7 to 10 ohms. Ayun mga bro, open siya. Open yung resistor dito na naka-series dito sa may rectifier diode ng 180 volts. Yan, open siya. Check natin ngayon tong diode ng 180 volts. Okay naman. Pag ganito mga bro, hindi naman to basta-basta na-open na lang. Sigurado to meron tong shorted dito sa may ito yung resistor na ano naka-series doon sa supply ng 180. Yan. Yan oh, open talaga oh. Kadalasan ito pag na-open ito, merong shorted dito sa may color amp niya. Mag-check tayo dito ng mga ano, itong mga transistor dito na F422. Ito yung ginamit dito, oh. F422 na tatlo. Check natin 'yan, sigurado diyan may shorted diyan. Shorted itong isa. Ang may problema, itong papunta sa blue. Yung color amp ng blue. Ito siya, sa baba. Ito siya, i-test natin. Test natin. Ito, shorted mga bro. Yan o. Pag binaliktad natin, shorted. Bali, magkahanap muna ako dyan ng ano, transistor na ganon, F422. Nakahanap na tayo ng pamalit na F422. Ito. At saka yung open na resistor kanina. 10 ohms. Na-check ko na din yung mga chips na resistor dito sa may ano niya. Naka-connecta dito sa may F422. Okay naman, wala namang na-open o kaya nag-change value. Ito na lang, tatanggalin na lang natin tong resistor na to, 10 ohms. Yan. Nga pala, hindi ko pa pala ano, hindi ko pa ilalagay itong resistor para ipakita ko sa inyo yung ihahang natin yung ano, yung protect nito. Ito munang F422 yung ilalagay natin. Kasi kapag hinang natin yung protection ng 180 volts, makikita na natin doon yung problema. Hindi na siya mag-shut off. Tapos makikita na natin yung problema na magre-retrace line siya. I-monitor na ngayon natin yung ano yung heater. Yan, yung heater mo nang i-monitor natin para makita natin yung pag ano niya, pag hold down.
Okay, i-plug in natin. Tapos switch on. Dito tayo sa may heater, yung sinukat natin kanina. Yan. Pindot tayo ng channel. Ayun, nag-oscillate siya. Tapos mag-hold down siya kasi hindi pa natin napapalitan yung ano ng 180 ng resistor. Ngayon, para ma-confirm natin na para mapag-oscillate natin, halimbawa, ma-confirm natin na yung doon lang sa 180 volts ang may problema. Ihahang natin yung protect dito sa may ano, pag ganitong sa 180 yung nagka-problema. Ang hinahang ko dito yung dalawang diode. Yung diode dito sa papuntang EBL at saka yung ito yung karugtong din niya na diode na D605 at saka D608. Unahin natin to, ito ihang natin ihang natin na ano parehas yan. Kasi pag isa lang yung hinang natin dyan, mag-aano din. Mag-hold down. Yan, nahang na natin siyang dalawa. Yan. Okay, switch. Yan, switch on natin. Tingnan nyo yung tester natin. Nasa, ano yan. 10 volt AC. Yung heater ang sinusukat natin. Yan, nag-oscillate na. Ayan, hindi na siya nag-hold down. Tapos yun, nakikita na natin yung retrace line doon sa screen. Yan, pakita natin. Kita natin yung nasa screen. Ayun, oh. Ayan, retrace line siya kasi walang supply yung 180 volts. Yan. Close up natin kung ano yung hinang ko dyan. Dalawa yung hinang ko dyan. Ito yung D608. Galing yan ng ABL. At saka yung D605. Ayan yung D608. D608 at saka yan yung D605. Ayan, pumalo na yung 180 volts niya. At yun mga bro, nagkaano na siya, nagka-raster na siya. Nag-aaral ka. Sa galing mo, champion super power ang katapat mo. Magaling ka ang matitinding man. Nang dugo. Para sa puting walang makas. Idol kita para sa mga super nanay. Ito mga bro, bali ang problema lang niya ay isang transistor na F422 at saka 10 ohms yung sa supply ng 180 volts. Active, 274 naman ang gumaling na at 24. Ayan mga bro, bali ang problema lang ay isang transistor na NPN F422 at saka yung nakaseries na resistor dun sa supply ng 180 volts.
Okay. Maraming salamat.